Hi guys! In this video, we will be discussing the integral of exponential functions. So when we say exponential function, ibig sabihin, yung mga variable natin ay nasa exponent. So we will discuss two examples of exponential functions today. So ito, kapag yung base natin ay letter E, at saka kung ang base natin ay A, which stands for constant. So kung ang constant natin ay letter A. So ang integral ng e raised to u du is equal to e raised to u plus c. Ang integral ng a raised to u or may base ka na constant, du is equal to a raised to u all over ln a plus c. Now, to understand these rules better, let us have an example. So, para makita nyo rin ano ang pagkakaiba ng e raised to u at saka a raised to u. Okay, so let's have example number 1. So, the integral of e raised to 5x dx. Okay, so ito guys, ang base natin ay E. So kung base E yan, ang i-apply nyong rule is this one. Pero kung ang base nyo ay constant, itong A dyan, ibig sabihin yan constant, ang i-apply nyo itong rule na to. So in this case, E yung base natin, so ang i-apply nyo would be the first rule. So ang integral daw, ang first rule, integral daw ng E raised to U, DU is equal to E raised to U plus C. Okay, so kapag ka nag-evaluate kayo ng integration of pag nag-i-integral kayo ng exponential function, ang iseset nyo na u is yung exponent. So, in this case, meron tayo na 5x na exponent. Okay? Siyempre, alam nyo na yung kasunod nito. So, du is equal to 5. So, siyempre, in terms of x, so 5 dx. Integral ng 5x yan, guys. So, 5. Okay? So, to get the dx, siyempre, di-divide natin to both sides by 5. So, ang dx natin is du over 5. Okay? So, alam nyo na to guys, sa last exam, sa last lesson natin, so, babalik tayo sa function, I will put E, okay, itong 5x na to, since pinalitan ko siya ng U, so, I will put E raised to U. And then, itong DX, papalitan ko nito. So, DU over 5. Okay, ang goal natin, kapag ina-apply natin to, syempre, dapat silang tatlo lang yung maiwan sa loob ng integral. So, dapat E raised to U lang, ito, at saka itong DU. So, meron tayong over 5. Okay? So, ang gagawin ko, ilalabas ko muna yan ng radical. So, ay ng x ng integral. So, ilalabas ko siya ng integral since nasa denominator siya, 1/5 ang katumbas niyan, guys. May imaginary na 1. Nasa ilalim kasi siya. So, 1/5. Ito na yung 1/5. So, integral of, so ang naiwan na sa loob is EU DU. Ayan. Tapos, pwede nyo nang i-apply ito. So, ang integral daw ng EU DU is EU plus C. So, copy ko lang si 1/5. And then, I will integral EU, okay? So, integral ng EU DU is ito, EU plus C, okay? Now, ibabalik ko, final answer, ibabalik ulit si letter U doon sa kanyang original. So, magiging 1/5 E raised to 5X plus C. So, that would be our final answer. Now, ito guys, pwedeng i-write to as, so, pwede ko i-multiply itong dalawan to, magiging 1 times E raised to 5X is E raised to 5x all over 5 plus C. So, same lang yan guys. May imaginary na 1 dyan. Okay? Kasi parang tinitreat natin to as variable. So, pwedeng i-write yan. Same lang yan guys. Ibig sabihin yan ay parehas lang. Okay? Let's have the second example. Okay, the integral of x cubed E raised to x raised to 4 dx. Okay? As we can see, meron tayong letter E na naman siya. Tapos, ang exponent niya ay variable. So, ang gagamitin nyo pa rin is the integral of e raised to u du is equal to e raised to u plus c. Pag nakakita kayo guys ng letter e, automatic ang gawin yung letter u ay yung exponent nung nandun sa letter e. So, ang u natin dito, since ang exponent nung e is x raised to 4, so yan yung u. Okay? So, kunin natin yung derivative ng u. So, ang derivative nito sa so may imaginary 1, 1 times 4, yan, 1 times 4 is 4. X, so ito magiging cube na lang. So, 4x cube dx. Okay? So, dx, alam nyo na yan. So, divide both sides by 4x cube. So, ang sagot ay du over 4x cube. And then, balik tayo sa example. So, magiging integral of, ito x cube pa rin. Ito letter e pa rin. But this one, x raised to 4, since yun yung sinat natin u, magiging e raised to u. Palaging magiging e raised to u yan, guys. Kasi nga, yung exponent niya ng e, yun yung ginagawa nating letter u. Okay? And then si dx, papalitan ko ng du over 4x cube. Again, this one is cancelled. Ayan. So, matitira, integral of e raised to u, du
over 4. So, kailangan ang matira itong tatlo lang, di ba? Si E raised to U at saka si DU. So, si 4, ilabas ko na siya. Since nasa denominator siya, I will have 1/4. And then, the integral of E raised to U DU. So, apply ko na yung rule. Okay? So, the answer is 1/4. And then, integral ng E raised to U DU is E raised to U plus C. So, babalik ko lang si letter U. So, magiging 1/4 E raised to X raised to 4 plus C. Okay? So, that would be your final answer. Now, kung gusto nyo i-rewrite, multiply nyo ulit to. So, magiging 1 times E. So, pwede ring E raised to X raised to 4 over 4 plus C. So, same lang yan, guys. It's up to you kung ano ang gagamitin yung answer. Kung paano nyo i-express yung answer ninyo. Okay? Let's have the third example. Okay, so the integral of E raised to negative 3x dx. So again, ang letter U ko dito is negative 3x. Okay, huwag niyong kakalimutan yung sign. So ang DU, derivative ng negative 3x is negative 3 dx. So ibig sabihin, dx ko, divide both sides by negative 3. So ang dx natin ay negative du over negative 3 or negative du over 3. Okay? So, since letter E, i-apply natin yung first rule, yung E raised to U, du, is equal to E raised to U plus C. So, integral niyan. Okay? So, the integral of E raised to U na to, and then yung dx, papalitan ko nito, so that would be du over negative 3. So, kailangan sila lang, di ba? So, ililipat ko na naman si negative 3 sa labas. So, magiging negative 1/3. Okay? So, the integral of e raised to u du. Okay? So, ang integral niyan, e raised to u du is e raised to u plus c. Now, babalik ko na si letter u. So, magiging negative 1/3 e raised to negative 3x plus c. So, that would be our final answer. Okay? So, kung gusto nyo siyang i-multiply, magpwede rin. So, negative 1 times e raised to negative 3x is negative e raised to negative 3x over 3 plus c. So, guys, huwag kayong mako-confuse ha doon sa negative na to at saka ito. Itong negative na exponent remain lang yan dyan. Hindi niya maapektuhan yung signs nito. Okay? So, ito pwede nyo igitna. Igitna na lang natin siya since yung whole fraction is negative. Ayan. So, magiging negative e raised to negative 3x over 3 plus c. So, either of the two. Okay? Let's have the fourth example. So, the integral of 5x e raised to 3x squared dx. Again, meron tayo letter e. So, alam na natin, i-apply natin si e raised to u du is equal to e raised to u plus c. So, integral niyan. So, since exponential to, ang letter u ko dito ay yung exponent ng letter e, which is 3x squared. Okay? So, ang du natin, so 3 times 2, that is 6. So, 6x na lang, minus 1. Okay? So, 6x dx. So, ang dx natin, divide both sides by 6x. Ayan. So, ang dx natin is du over 6x. So, balik tayo sa function, magiging integral of 5x, e raised to u, and then I will replace dx with du over 6x. Again, cancel to guys. Kaya mapapansin nyo lahat ng x makakancel. Letter u lang talaga ang matitira dyan guys. Okay? So, sino ba yung mga kailangan sila lang tatlo, di ba? Si e, yung exponent niya na u at saka du. So, dapat, cancel to. So, dapat ito lang, tsaka ito. So, meron tayong 5 sa taas, may 6 sa baba. So, pwede kong ilabas siya. So, 5 sa taas, 6 sa denominator. Kanina guys, kaya nagkakaroon tayo ng 1 kasi wala naman tayong katulad nito. Kaya ako nilalagyan ng imaginary 1 kasi hindi naman pwedeng denominator si negative 3 tapos wala siyang numerator. So, kailangan may imaginary. So, kung walang natira sa numerator, kung gusto nyo maiwan tong e raised to u du, lagyan nyo lang ng 1 ha. Alam nyo naman na yun. Okay, so in this case, meron tayong 5 sa numerator, 6 sa denominator. And then, may iwan sa loob ng integral is e raised to u du. Again, apply nyo na. So, magiging 5 over 6 e. So, integral ng e raised to u du is the same e raised to u plus c. Okay? So, babalik ko lang si letter u. So, magiging 5 over 6 e. So, ang u natin is 3x squared plus c. So, that can be your answer. Now, if you want to rewrite this as a single fraction,
So, itatabi nyo lang si 5 kay e. So, magiging 5e raised to 3x squared over 6. Sila parehas plus c. So, pwede to, guys. Okay? Yung kanina, yung 1, kaya nawawala siya kasi, katulad nito, ayan, yung 1 dyan kasi may imaginary 1. Parang variable siya. So, parang 1x, di ba? We do not say 1x. Kasi pagka sinabing x, alam na natin na may imaginary 1. So, same with letter e. Okay, let's have the last example of base e. Okay, so the integral of 5e raised to 2x minus 1 dx. Okay, so again, base e tayo. So, i-apply ko yung base e na integral, e raised to u du is equal to e raised to u plus c. Okay, so the ang letter u ko dito is ito, yung 2x minus 1, yung exponent. So, ang du ko, integral, I mean, derivative ng 2x ay 2. Derivative ng negative 1, since constant yan, 0. Okay, so 2 dx. Okay, so divide both sides by 2 to get dx. So, ang dx ko ay du over 2. And then, balik ako dito sa magiging integral of 5, e raised to u. So, yung dx ko ay ito. So, ang mapapalitan dyan, guys, ito, magiging u. Tapos, ito, mapapalitan siya ng, nung hinanap nyo na du. Okay, na dx pala. Okay, so du over 2. Again, ang kailangan matira dito, si e raised to u at saka si du. So, si 5 at saka si 2, lalabas ko siya. Since 5 is located in the numerator, and then sa denominator si 2, magiging 5 halves. And then integral, so ang matitira sa loob is e raised to u du. Okay? So, magiging 5 halves, integral niyan is e raised to u plus c. So, babalik ko lang si letter u, magiging 5 halves, e raised to 2x minus 1, plus c. So, that can be our final answer. Kung gusto nyo na kare-write, so 5e raised to 2x minus 1 over 2 plus c. So, pwede rin yan. Okay? Sige, let's have naman yung base a. Pag sinabi natin, guys, na base a, ibig sabihin yan, ito, first example natin, let's have 4 raised to x. Ayan, simple muna. So, pag sinabing base A, so kanina base E, ibig sabihin letter E yung ating base. Pag sinabing base A, constant, okay? Constant yung ating base. Tapos yung X natin nasa, yung variable natin nasa exponent. So, ang i-apply nyo dyan is the integral of A raised to U. Yung A dyan, any constant ha? So, A raised to U, du, is equal to A raised to U over ln A plus C. So, yan yung rule. Okay? So, ang U ko dito would still be the same letter X. Okay, yun nasa exponent. Okay? So, ang du natin, so, derivative ng x, may imaginary 1 dyan. So, 1. Diba? So, 1 dx. So, ibig sabihin, ang dx ko is du over 1. Okay? So, babalik ako dito, magiging integral of, so, 4 raised to u. Okay? 4 raised to u, and then yung dx ko ay du over 1. So, pag sinabi naman natin over 1, syempre, du na yun. Diba? Any number divided by 1 is the number itself. So, pwedeng makancel na itong 1. Kasi pag sinabawa, 5 over 1, diba? 5 yan. Diba? 6 over 1, that is 6. So, ibig sabihin, itong du over 1, that is du. Kahit hindi nyo na ilabas, kasi over 1 lang naman. So, magiging integral of 4 raised to u du. Okay? Ngayon, guys, itong 4 na to, siya yung letter A dito. Ibig sabihin. So, magiging integral niyan ay, so, kukopyahin nyo lang to. So, yung a raised to u daw, so si 4 raised to u over ln a. So, ln, ano ba yung a natin dito? 4. So, kung ano man yung base nyo na a, yun yung ilalagay nyo, ln 4, ln a plus c. And then, the final step would be, papalitan ko na tong u nito. So, magiging, ang final answer is 4 raised to x over ln 4 plus c. So, that would be our final answer. Okay? Let's have the next example of base A. So, base A, kunyari, the integral of 5 raised to 2x dx. So, again, nakita natin yung x nasa exponent. So, ibig sabihin, exponential function ang tawag dyan. Anong base natin? Hindi naman e. That is constant. So, pag nakita nyo yung constant, i-apply nyo yung rule ng a raised to u du is equal to a raised to u over ln a plus c. Okay? So, ang u ko dito would be 2x. Siya pa rin yung exponent na may variable. And then, ang du, derivative ng 2x is 2 dx. So, ang dx ko dito ay,
So, divide both sides by 2 to get dx. So, du over 2. So, balik ako dito, magiging integral of 5 raised to u. Diba? Kasi yun yung u. And then, yung dx na to, mapapalitan ng du over 2. So, again, kailangan ang matira, yung a raised to u, ibig sabihin constant raised to u, at saka yung du. So, meron akong over 2 dito. So, kailangan sila lang tatlo. Okay? So, si over 2, since nasa denominator, lalabas ko siya ngayon. So, magiging 1 half, then integral of 5 raised to u, du. Ayan, ito na yun, guys. So, kaano nyo na to? Sundin nyo na itong format na to. So, magiging 1 half, okay, times, so 5 raised to u, copy, over ln, kung ano man yung base, ln 5. In this case, ang a natin ay 5, plus c. Okay? Now, if you want to rewrite this, pwede guys, i-rewrite nyo talaga to. So, 1 times 5 is, since 1 naman to, any number multiplied by 1 is the number itself. So, parang 1 times 5, 5, di ba? So, 1 times 5u is 5 raised to u. Over, so ito, pagdikitin nyo lang, magiging 2 ln 5. Okay? So, ganun lang palagi pag may number dito. So, 2 ln 5 plus c. So, ang final answer, balik ko lang tong u. So, magiging 5 raised to 2x. Yun yung u natin, okay, over 2 ln 5 plus c. So, that is our final answer. Okay, let's have the 8th example. Okay, let's have the integral of 2 times 3 raised to 4x dx. Okay, so in this case, ganun pa rin, ang base natin dyan ay a, kasi constant siya. And then, we have variable in the exponent. So, i-apply nyo na naman yung a raised to u du is equal to a raised to u over ln a plus c. So, ang u ko dito is 4x. Okay? Kasi yan yung nasa exponent. Ang du ko is 4. Then, syempre, may dx. So, ang magiging dx ko dito ay du over 4. And then, balik ako doon. So, magiging integral of 2 times. So, 3 raised to u na to. Okay? And then, yung dx ko dito would be du over 4. Okay? Ang kailangan matira, itong a raised to u, ibig sabihin ito, si 3 raised to u, at saka si du. Ito. So, walang kinalaman dyan. Kailangan mailabas ito, tsaka ito. Okay? So, lalabas ko siya. Magiging 2 over 4. And then, the integral of, sa loob matitira, 3 raised to u, du. Again, ito, 2 over 4. Pwede nyo na siyang i-simplify. That is 1 half, di ba? So, 1 half, simplify muna natin, and then the integral of 3 raised to u, du. So, integral na natin to, kopyahin nyo lang yung format na to. Okay? So, magiging, so si 1 half, andyan pa rin, times, so integral ng 3 raised to u is 3 raised to u over ln 3. So, kung ano man to, i-ln nyo lang, plus c. So, again, pwede nyo lang i-simplify. So, magiging 1 times 3 raised to u is 3 raised to u over 2 ln 3 sila. Okay? Plus c. And then, the final answer, balik ko si letter u. So, magiging 3 raised to 4x over 2 ln 3 plus c. So, that would be our final answer. Okay, let's have the 9th example of integrating exponential function. So, the integral of 5x times 2 raised to 3x squared dx. Okay, so again, meron tayong exponent na may variable. Therefore, this one is called exponential function kasi may variable yung exponent. And then, guys, ang titignan nyo, ano yung base niya? So, ang base niya rito, hindi letter E, letter A, kasi constant. So, pagka A or constant, i-apply nyo yung A raised to U, du is equal to A raised to U over ln A plus C. Okay? So, ang U ko dito, yung exponent pa rin na may variable, so 3x squared. So, ang du, derivative nito, 3 times 2, that is 6, 6x na lang, kasi minus 1. So, 6x dx. So, divide both sides by 6x to get dx. So, ang dx natin ay du over 6x. So, balik sa function, magiging integral of 5x times 2 raised to u, kasi yun yung u natin, ito. Okay? And then, dx natin would be du over 6x. Again, cancel to guys. Kailangan kasi makancel lahat ng x. Okay? So, kailangan ang matira sa loob, si a raised to u, si 2 raised to u, at saka si du. So, lalabas si 5, at saka si 6.
So, magiging 5 over 6, and then ang matitira sa loob is 2 raised to u du. Okay? So, apply nyo na yan kasi ayan na siya, guys. Oh. Ayan na yan. Naka-form na siya na a raised to u du. So, si 5 over 6, dyan pa rin siya, times. So, ang derivative nito, I mean, ang integral nitong 2 raised to u du is, so, copy muna, 2 raised to u over ln, kung ano man yung base nyo na a, or constant ln 2 plus c. Okay? Now, ito, yung kanina, minumultiply natin na ano, kasi 1 lang. Ito guys, hindi nyo pwede i-multiply ha, hindi yan magiging 5 times 2. Okay? So, i-rewrite nyo lang siya as 5 times 2 raised to u. Over, ito lang yung pwede nyo ipagsama, yung nasa ilalim. So, 6 ln 2 plus c. Yan na yun. That, ay, hindi pa pala. Yung letter u, balik lang natin. So, 5 times 2, so raised to 3x squared over 6 ln 2 plus c. Okay? So, that would be our final answer. Guys, yung kaninang example natin, kaya siya napagsama kasi this one is 1 lang. Kaya pag pinag-multiply nyo siya, syempre any number multiplied by 1 is the number itself. So, basically, wala lang yung 1 na yan. Kasi 1 times any number is that number. So, ito na yun. Kaya napagsasama natin siya. Pero kapag ka, meron na kayong number dito aside from 1. Siyempre, hindi nyo to pwedeng ipag-multiply na 5 times 2. Hindi ganun, ha? Kasi may exponent to na u, ito wala. So, hindi nyo siya pwedeng i-multiply. So, i-rewrite nyo lang siya as this one. Okay? So, that would be your final answer. Balik nyo si letter u. Okay? Let's have the last example. The integral of 8x and then times 7 raised to negative 2x squared dx. Again, meron tayong variables exponent. So, this one is called exponential function. So, ano ang base ng exponential function ko? 7, constant, hindi letter e. So, i-apply ko yung second rule na a raised to u du is equal to a raised to u over ln a plus c. Okay, so magiging, ang u ko dito ay negative 2x squared. So, ang du ko ay, so negative 2 times 2, that is negative 4. And then, x na lang, kasi minus 1, dx. So, ibig sabihin, ang dx ko, divide both sides by negative 4x. So, ang dx ko ay du over negative 4x. Okay, so balik sa original function. So, integral of 8x times 7 raised to, so ito naging u na, and then yung dx ay du over negative 4x. Okay, so cancel to. Ayan. So magiging, ang kailangan matira, ito, silang tatlo. So lalabas ko ngayon si 8 at saka si negative 4. So magiging 8 over negative 4. And then the integral of, so ang natira sa loob ay 7 raised to u du. So naka-form na siya na ganito. Okay? Kailangan guys, ma-form nyo siya ng ganito lang eh. Si constant raised to u, du. Ayan na yun. Okay? So, ito ay simplify natin. What is 8 divided by negative 4? Siyempre, negative 2. Diba? So, the integral of 7 raised to u, du. So, again, si negative 2, dito na yan. Guys, dito yan galing ha. 8 divided by negative 4. So, negative 2 times. So, ano ba ang integral nito? Kopyahin nyo lang yung ganitong form. So, magiging 7 raised to u over ln 7 plus c. Okay? So, that would be negative 2. Guys, wala tong denominator. So, over 1 yan. So, i-multiply ko tong ilalim sa 1. 1 ln 7. So, para rin yang, yung, para rin siyang variable. We do not say 1 ln u. Okay? Pag may 1 dito, tanggalin nyo na yan. Okay, so magiging ln 7 lang siya, hindi 1 ln 7. Kasi itong negative 2 ay nasa numerator. So magiging negative 2 times 7 raised to u over ln 7 plus c. So balik ko lang si letter u. So ang final answer would be negative 2 times 7 raised to negative 2x squared over ln 7 plus c. So this can be our final answer. Ngayon, kung gusto nyo ilipat si negative, since negative siya, pwede, gitna nyo siyang ganyan. Okay? So, that is it for integration of exponential function with base e and base a or constant.